Uy, napalakas yata. Isang mapagpalang araw sa iyo, Kawaldas. Nandito na naman tayo, mag-unbox tayo. Actually, hindi naman box eh, no? But unbox ang tawag natin dito. Mag-o-open na naman tayo ng bagong bili natin sa Lazada. At kung gaya na nakikita mo sa title, ito yung matagal na ina-advertise din online pati sa Facebook, yung isang klase daw ng tape na napakadikit. Ano po? Ito yung butyl na sinasabi. Aluminum foil adhesive tape, butyl rubber foil waterproof adhesive tape for roof repair. So, ngayon, panahon ng tag-ulan at pagluma yung bubong natin, medyo merong tutulo-tulo dyan. So, tingnan natin kung ito ba ay effective. Gagawa tayo ng konting review. Gagamitin natin ng konti yung portion niya. So, buksan na natin. Ano? Ito. Ayan. Bali, dalawa itong binili ko na to. Alam nyo na, yung bubong ko medyo luma na rin. Ito nga pala, yung dalawa na yon ay 320 pesos. Ano po? So, kasama na shipping fee dyan. Kasama ang shipping fee, pumapatak siya ng 160 ang bawat isa. Okay? 320 pesos lang. Okay? Kailangan natin ng gunting. Ito na. Ingatan lang natin, baka tamaan natin yung tape eh. Hindi pa nagagamit, putol na. Hey, nako. Tag-ulan, kailangan magtagpi ng tumutulo-tulo. No. So, kailangan natin ng remedyo. Sa bibili agad tayo ng yero. But anyway, titingnan lang muna natin ito. No? Kung pwede siyang pandugtong, halimbawa pantapal sa mga dugtungan ng flashing. Halimbawa, ano, sa bubong. May flashing tayo dyan. So, ganito itsura niya. Oh. Ayan. Waterproof tape paste. Okay? Not anak ng tinapay. Incheck lahat ang nakasulat, oh. Ano ba asahan natin? Lahat na lang nabibili natin galing China. 1,000%. Ano kaya yung ibig sabihin ng 1,000% na yan? Okay, but anyway, ito po yung butyl tape na ina-advertise na napakadikit daw nito at waterproof. So, buksan natin itong isa muna. Yan. Okay, so aluminum siya. At least yung kulay niya, kulay aluminum. Hindi natin alam ilang percent ang aluminum nito, kung aluminum nga. At hindi ko rin alam paano bubuksan pa ito sa ngayon. Ayan, no? May nakadikit pa sa pit niya. Oh. Ayan, no? Lumalabas yung tape niya dito, kaya siguro nilagyan ng ganitong cover. Okay. Tingnan natin. So, ito yung kanyang dulo. Nag-pause muna ako. Kinakagat ng lamok yung paa ko eh. So, bubuksan natin. Tatanggalin natin yung pagkaka-tape niya. Antakay mo, itinape din yung tape na. Nilagyan pa ng tape uli. Yung dugtungan, yung pinaka-umpisa ng cut. Ayan o. Plastiko. Tinape din siya. Bakit kaya? Mahina kaya ang dikit nito? At bubo ka? Ayan eh. May tape pa siya ganyan. Ayan. Okay. Katanggal na natin. Ito ngayon siya. Ayan oh. Ito siya. Ayan. Meron pang tape. Pagtatagalin pa yata tayo nito ah. Ayan oh. Yun oh.
Yan o. Kumakalat yung pandikit niya o. Ganituhin na natin. Wala. Matibay din yung tape na ipinatong. Yan. Okay. Ito siya. So, pareho tayo. First time makikita kung ano ba to. Ayan, hindi naman madikit to eh. So, meron pa siyang tatanggalin dito para lumabas yung adhesive niya. Ayan oh. Yan oh. Yan. Ito na ngayon yung madikit niya. So, kukuha tayo ng sample. Okay. Yan. Ito kahaba muna. Sample lang natin ano. Ha? Ididikit natin ito ngayon sa yero. Titingnan natin kung gaano siya kadikit. At yung dikit niya, ikukumpara natin sa duct tape. Ito po ay duct tape. Ayan. So, makita mo diferensya sa duct tape ano. Manipis ang duct tape. Pero yung duct tape pa lang, alam natin madikit na 'to eh. Gumagamit din ako ng duct tape. Yung mga downspout halimbawa, yung connection pagka naghihiwalay na, yung ginagamit ako, binabalot ko ng duct tape. Anyway, tingnan natin pareho yung kung alin na mas maganda sa kanilang dalawa. Okay? So, ito yung ating pinutol na butyl or butyl. Paano ba bigkas niya? Butyl tape. Okay, tatanggalin natin yung covering niya. Ganyan, oh. Makapal siya kumpara sa duct tape. So ito, yero naman yan. Okay, sample natin itong pinto ko. Pinto ito ng bodega. Okay, dikit natin ganyan. Yan. Yan. Dikit natin. Didiin natin siya mabuting ganyan. Yung pinagmamalaking tape, waterproof at sobrang dikit daw ng tape na to. Okay, anyway, yung pagiging waterproof lang niya, tingin ko sapat na yun eh. Maging waterproof lang talaga siya. And then lalagyan naman natin ito nitong aking duct tape sa tabi niya para maikumpara natin. Ito, nabuksan na natin. Kumuha pa ako ng gunting. So ito, normal width ito ng duct tape na nabibili natin. Ayan, madikit talaga oh. Ayan. Dikit na, itabi natin sa kanyang ganyan. Okay, duct tape and butyl tape. Tingnan natin ngayon alin ba yung mas madikit sa kanilang dalawa. So, hindi ko lang alam ito kung mayroong curing time na kailangan na matagal siya nakadikit bago mo siya subukang iangat. Ano? Itong duct tape, wala nang curing time to. Dikit agad yan. So, sana itong butyl na to ay wala na rin curing time. Ano? So, ngayon, subukan natin. Dito tayo sa gilid ng banda kukuha ng camera. Iaangat natin kasi yung mga pinapakita sa advertisement sa Facebook, pag inangat mo eh, talagang naiiwan yung dikit niya eh, di ba? So, tingnan natin ngayon. Ha? Gaano ba siya kadikit? Ayan oh. Ayan, naiiwan nga yung dikit niya oh. Nakikita mo ba yan, kabayan? Naku, ayan oh. Pasensya na sa ingay ha. May dumaan ang motor. Yung mga siga sa amin dito sa kalsada, motor eh. Ayan o. Oh. Naiiwan yung dikit niya o. Oh. Kita mo yan? So, madikit talaga siya. Ayan o. Oh. Oh, yung kanyang parang bubble gum na naiiwan o. Oh.
ayan, bumubukas na pinto. Mahirap talaga siyang tanggalin, no? Ayan, pati sa kamay, oh. Lalo na, palagay ko, may curing time din ito. At anyway, malalaman pa natin. So, susubukan ko kasi ito sa flushing ng bubong, pati na dun sa may banda ng gutter. May tumatagas kasi. Hindi umuubra ng pang matagalan yung mga elastosil natin, eh. So, balik natin. Madikit talaga siya. Madikit talaga siya. Kumpara naman natin dito sa ano, sa duct tape. O, yung duct tape. Ayan, oh, tatanggalin ko ganyan. Ayan. Yun, oh, konti lang naiiwan sa duct tape. Oh. At yung duct tape, pagka ganito tinanggal na natin yan, eh, hindi na siya kasing tibay na pagkakadikit nung nauna dito. Balik natin ulit. Okay? So far, I would say na it lives to the expectation, itong butyl tape na to. Madikit talaga siya, maski sa kamay, oh. Isa na lang ang dapat nating matesting dito kung talaga bang siya ay waterproof. But anyway, ang video po natin ngayon ay unboxing and konting review itong binili kong butyl duct tape. Baka nagbabala kayong bumili din. Okay, so nakita na natin na may katotohanan din yung pinapakita sa ano, sa Facebook, na talagang madikit siya. Pero gaya nga nasabi ko, isa na lang ang hindi natin sigurado kung talaga bang siya, tunay ba siyang waterproof. At susubukan ko ito. Malalaman natin. Or malalaman ko pala. At anyway, kung sakaling ngayong panahon ng tag-ulan, may mga tumutulo-tulo sa inyong bahay, siguro, bago magpalit ng bubong, kung ang tulo naman yan, mga kapi-kapiraso lang, na may biyak halimbawa, lagay ko sa biyak ng yero ng bubong yung tumutulo, pwede ito, eh. Kasi madikit talaga yung ano niya, eh. Kaya lang, malalaman pa natin kung waterproof nga siya. So, yan po ang ating video tungkol sa unboxing and konting review nitong butyl waterproof tape, adhesive tape. Ano po? So, aluminum pa siya. Tape paste na tinatawag, waterproof. Maraming salamat sa panonood, kabayan. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe to the channel para sa mga video pa ng ating pagkakawaldasan ng pera. Waldas, eh, no? Magandang araw, mga kawaldas. And see you sa mga video ko pa. Babu.